Nagmahala at lagpas 1,000 piso na ang kada tangke ng LPG. Dagdag kalbaryo pa ang nagbabadyang pagsipa na naman sa presyo ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Apat na araw lang tumatagal ang isang tangke ng LPG sa karinderya ni Editha sa Quezon City. Kaya sakit sa ulo niya ang malaking dagdag singil sa LPG ngayong buwan. Epektibo ngayong araw, halos 7 pesos ang itataas sa presyo ng kada kilo ng LPG. Lampas 3 pesos naman sa auto LPG ayon sa anunsyo ng LPG companies. Sa laki ng dagdag, baka raw kailangang magtaas ng presyo sa mga tinda niyang ulam si Editha. Oo, sobrang laki ngayon ng taas. 6.64, di ba? Ang laki. Ngayon na pinakamal, dati pa dos-dos lang, di ba? Patres-tres. Mabigat, lalo na kung yung mga niluluto mo, mga karni-karni, malakas sa LPG yan. Buti ko yung mga itlog-itlog, madaling lutuin, gulay-gulay, konti lang nagagamit, nag-aas nun. Pag mga karni-karni, mga palambutin. Para sa mga karinderya at nagluluto sa bahay, mas mabigat talaga yung dagdag singil ngayong buwan. Ganitong kalaking tangke kasi yung karaniwan nilang bilibili. 11 kilos ito, kaya lalabas na hanggang 73 pesos yung madadagdag sa kanilang gastusin pag bibili sila ng dagdag na supply. Lampas 1,000 piso na tuloy ang presyuan sa ilang tangke nito sa Metro Manila. Ayon sa ilang retailer, karaniwang tumataas ang presyo tuwing Burr months. Kaya malamang masusundan pa yan sa susunod na mga buwan. It's the demand of the world market right now because ito yung panahon historically that countries with winter season are stockpiling for the next 3 months. Ito yung nangyayari taon-taon. Every Burr months is really on a high price. And then pagdating ng mga February going March, doon na nag-uumpis ang bumaba. Dagdag problema rin sa consumers ang nagbabadyang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4 na trading days, piso ang pwedeng itaas sa diesel at kerosene at hanggang 50 sentimo sa gasolina. Sakaling matuloy ang taas presyo, ito na ang 8th sunod na linggo na dagdag singil sa gasolina habang 9th sa diesel at kerosene. Paliwanag ng Department of Energy dahil naman ito sa mahigpit na supply sa US. Pagtaas ng demand sa China at epekto ng bagyo sa produksyon sa US Gulf ng Mexico. Dahil sabay na umakyat ang presyo sa LPG at petrolyo, huwag na raw magtaka kung sumipa ang inflation o lalong bumilis ang taas presyo ng bilihin ayon sa isang ekonomista. Sa pool kasi nitong ibang sektor, lalo na ang pagkain at transportasyon. Yung impact nun, syempre, tumaas yung presyo ng mga lutuin, yung mga manufactured na pagkain, ang ginagamitan ng LPG. Tapos syempre, ibabiyahe din yun. Kahit yung mga raw materials, yung mga agricultural products, yung mga basic commodities, ibabiyahe din yun. So may pass on effect lahat yun, yung pagtaas na energy prices. So may uptake, maraming households yung apektado dun eh. No? Pati yung mga, syempre, yung mga fast food chains, mga restaurants, mga hotel, kahit yung mga makarindirya, maturuturo. Pero sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng naramdaman na yan sa buwan ng Agosto. Umakyat kasi sa 4.8% to 5.6% ang taya nilang inflation sa Agosto mula sa 4.7% na rate noong Hulyo. Dagdag pasanin daw kasi ang paghina ng piso kontra dolyar at taas singil sa tol at pasahe sa tren. Pero posibleng makontra naman daw ito ng pababang singil ng kuryente. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.